guys, welcome back to my channel. So, ayun, may isa naman ako product na ni-review at i-share ko ngayon yung experience ko sa product na to. And alam ko, madami nang matagal na nag-intay sa product na to kasi may mga nababasa ako na comment kung mayroon ba akong update. And sorry kung ngayon ko lang siya na-update kasi nga hindi ko siya nagamit agad after ko siya binili. Dun sa haul ko, hindi ko agad siya nagamit. Kaya medyo na-delay ang aking pag-review sa kanya. Kaya ngayon lang. So, ngayong araw, hindi pa siya ubos. Meron pang mga 1/4 sa bote. Kaya hindi ko masasabi kung talagang umi-effect na siya. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please click the subscribe button below and click also the notification bell para lagi ma-updated sa mga videos na ipopost ko. So, kung may inip ka na at gusto mo nang malaman yung result ng product na ito at gusto mo nang malaman kung ano yung product na ito, let's start! Tinry ko kung maalam ako. So, hindi naman yun yung pag-usapin natin. Balik tayo doon sa product na nire-review ko. So, sabihin ko na ako ngayon. So, ito yun. Itong Bleaching Lotion with Extra Strength Plants XG. So, hindi ko matandaan kung magkano ito. Ilalagay ko naman dyan sa video kung magkano siya. And okay, so may halos 2 months ko na siya ginagamit and I think okay na yun, makikilalatan yung result. Nag-result itong bleaching lotion na to. Sorry, medyo nag-isipon kasi ako kaya So, almost 2 months ko na siya ginagamit. So, hindi ko agad siya nagamit ng pagkabili ko sa kanya. Hindi ko agad na ginamit. Kasi, yung time na yun, nainit. So, ako kasi, pag mainit yung panahon, hindi ako nag-lotion. Kasi, di ba, pag pinagpapawisan, malagkit, ganun. So, hindi ako nag-lotion talaga. Hindi ko alam kung ganun din kayo, pero ako ganun, hindi ako nag-lotion. Lalo, hindi naman ako umalis ng bahay, kaya ganyan, hindi ako nag-lotion, kaya hindi ko agad nagamit yung product na ito. Yun, so, nag-isipan ako, wait lang, luluha ko kasi nga, yun, sa sipon, yun. So, balik tayo. Yun nga, hindi ko siya masyadong, hindi ko siya nagamit nung after ko siya binibig sa skin. So, nung nag-start lang ako ng kalagandian yata ng day yun, ako nag-start na mag-gumamit nito. So, pinicturean ko naman yung katawan ko. I mean, yung hindi katawan. So, ito yung braso ko, hita ko. Mukha din yung nilalagyan ko bago ko siya gamitin para i-comparison tayo. So, ayun nga, hindi ko matandaan nga yung price itong lotion na ito. Una muna natin i-judge ay yung kanyang packaging. Yung packaging niya malaki. Tsaka nakakatawa kasi mukha siyang inumin. Tapos mabili na yung mukha siyang shake. And ayan, nandito sa likod yung kanyang expiration date. Tapos nung bago ko namin gagamitin, naka-seal pa ito. So, makikita nyo na legit na legit siya. Okay, so pag in-open mo siya, ganyan siya kalaki. Ayan. Tapos, ang amoy niya medyo matapang. Okay, so
medyo matapang yung amoy niya na siguro kung sensitive ka, baka hindi mo magustuhan. Kung sensitive ka sa amoy ng mga lotion or ng mga ano-ano, siguro hindi mo magustuhan yung amoy niya kasi natapak siya. Hindi ko masabi kung ano, pero hindi siya mabaho. Hindi rin siya, hindi ako nababanguhan, pero yung amoy niya, sakto lang na matapang, ganun, ganun yung amoy niya. Hindi mabaho na hindi mabaho. Ayun, so yung ayaw ko lang sa packaging niya is malaki yung butas niya. So pag nilagay mo yung ganun yung product, maaaring maparami or matapang na ganun yung product. So yun yung ayaw ko sa kanya. Tapos, kaya ang ginagawa ko na lang minsan, igaganyan ko siya, tapos gagawin ko na lang. Yun. So, para mas tipid. Okay, so, doon naman tayo sa mismong product. Sabihin ko yung mga experience ko doon sa mismong product na. Yan, so, doon yung mismong product. Ito, sabihin ko yung totoo. Unang apply mo sa kanya, sa katawan, malagkit siya, tapos feeling mo mabigat dun sa pinaglagyan mo. Yung ramdam mo talaga na pinilagay ka dun sa katawan mo, dun yung hab mong ginamit ko itong yung una. Pero, once na ma-absorb na nung katawan mo or mas na ma-absorb na yung product, maano na siya. Hindi na siya malagkit, malambot na yung feeling. Yun. Kaya yun yung dahilan, kaya hindi ko rin siya agad nagamit ng time na mainit yung panahon kasi nga, parang pakiramdam ko, pag nilalagay ko siya, ang bigat sa katawan, ang bigat sa balat, gawa nga ng malagkit siya sa una. Pero once na nga na-apply mo siya, okay naman na hindi na siya malagkit, magaan na rin sa feeling. Yun nga lang, once na pinamisan ka, parang lumalagkit yung pakiramdam kasi lotion ka. Ayun, tapos pag nabasa rin, pinaglagyan mo madulas, parang gano'n naman lahat ng lotion. Pero yun nga, kaya hindi ako masyado naglagay nito ng summer kasi nga, yun yung ayaw. Kaya dito lang ako naglalagay nito. Itong mag-start na yung tag-ulan na medyo malamig na yung panahon, dun ako nag-start na maglagay ng lotion to or gamitin tong lotion. Pero kung sa akin, maganda naman siyang gamitin kasi nga, yun nga, once na ma-absorb na siya ng balat mo, hindi na siya malagkit. Tapos, kung hindi ka naman lalabas ng bahay or sa office ka lang or sa mall, ganyan, hindi naman siya sobrang lagkit kapag nagpawis. Yun. So, yun lang din. Siguro pag pag-ulan, diba? Pag nabasa, medyo madulas. Yun yan. Sabi ko, lahat naman ng lotion na tagan nun. Kaya, okay na rin itong lotion. So, ang gusto natin malaman is kung nakakaputi ba siya. Diba? Kasi nga, bleaching lotion to with extra strength. Okay, so, ang gagawin ko, ipicturean ko yung braso ko, yung hita ko, tapos ilalagay ko dyan yung comparison, yung before and after. So, after itong video na to, saka ko ilalagay yung comparison. Okay, so, ang gusto ko namang sabihin is, kung ako gagamit ito,
ako, ulitin ko yung paggamit nito. Siguro, wag, hindi. Kasi, ayoko ng amoy niya. Ako, hindi ko type yung amoy niya. Kasi, yung sa amoy lang, makayaw ko sa kanya. Kasi, kung sa mismong product naman, hindi yun naman siya, hindi naman siya nakakaano sa balat, hindi naman wala namang effect na pangit sa balat. Nakakalambot din naman, yun lang. Pero yung amoy kasi hindi ko type. Hindi ko gusto yung amoy niya, parang ang tapang na. Ayoko na ng mga amoy na parang hindi ko maintindihan na kung mabango ba siya or hindi kasi ganun eh, hindi ganun yung amoy nito eh. May amoy siya na hindi ko ma-explain. Yun lang. Yun lang naman yung ayaw ko sa brand ng ito at yun lang. Siguro sa susunod, sana medyo maliit na lang yung lagay niya. Sorry. Yung lagay niya. Yung kainin itong buman para hindi siya dire-diretso. Parang madaling matapon or madaling maubos. So, yun lang. Yun lang for this video. And yun nga, yung comparison ng picture, ilalagay ko na after nito, nitong video na to. And, oo nga pala, thank you kasi meron na akong 800 subscribers. And, salamat sa inyo kasi kahit paano natatakpilit na yung channel ko. And kung may gusto kayong itanong or advice or tips, suggestion dito sa aking channel or dito sa product na ito, comment lang kayo sa comment box. And hindi kayo pa nagsusubscribe sa channel ko, please click the subscribe button below. And please click a like button if you like this video. And please share mo na rin yung video ko. And oo nga pala, pa-follow naman ako sa aking Instagram account. And sa aking FB page pa, like na rin. Ayan, so maraming thank you kapag nag-follow kayo and nag-like sa aking. So, yun lang guys. That's all for this video. And see you sa mga susunod kong video. Bye! Thank you for watching.